Hello everyone! Welcome to my channel! Kwentuhan na naman tayo, istoryahan na naman tayo! Heto ako ngayon sa labas. Ito ang buhay abroad. Sabi nga, kapag buhay abroad, may amo ka, nangangamuhan ka, hindi mo hawak ang iyong oras. At trabaho ko ay manahe, mag-design, manahe, pero sabi ko nga, hindi mo hawak ang oras, kaya kahit saan ka na lang, utusan ng amo mo. Wala kang karapatang tumanggi, wala kang karapatang sabihin na ayoko or no, I don't want to go. Kasi big question sa kanila yun. Wala sa kanila ang salitang no. Acceptable lang sa kanila ang yes, okay. So instead na nasa trabaho ako, nakaupo sa aking makina at ginagawa ko ang mga trabaho iniatas sa akin. Pero sabi nga, andito ako sa labas, utusan kung saan nila dapat utusan. And then after that, pag nakabalik ka na, nagawa mo na yung mga utos nila sa'yo, wala pa siguro mga 30 minutes or 10 minutes, 15 minutes, just like that, tatawag yan, tatanungin ka kung tapos na ba ang trabaho mo. Yan ang ugali nila. Yan ang buhay natin dito. Kailangan sa ating mga nangingibang bansa, sa ating mga amo, kailangan mahabang pang-unawa at pasensya dahil kailangan mo talagang intindihin yung ugali nila. Una sa lahat dahil ikaw ang nakikisama. Ganyan sila kagulo ang isip. Kapag sinabing yun lang ang trabaho mo, pag nangibang bansa ka, huwag kang umasa na yun lang talaga ang trabaho mo. Iikot ka sa maraming klase ng trabaho hanggat nakikita nila na kaya mong gawin, pagagawa sa yun. Kapag sinabi mong hindi mo alam, sasabihin nila sa'yo, subukan mo, try it, do it. So, yan ang buhay namin. Wala kaming karapatang tumanggi. Big question sa kanila yun. So, kahit this oras siya ng gabi, basta inutusan ka, go. Kahit kasagsagan ng init, kainitan, inutusan ka, go. Pumunta ka ng Balad, pumunta ka ng Macarona, pumunta ka ng Alshati, kahit saan, kung saan siya may kailangan, go. Ang maganda lang dun kasi, syempre, merong kasamang magmamaneho para sa'yo. Pero ang worst, pag busy ang tagapagmaneho, yala, mag-taxi ka, Uber, o taxi. Pag worst na worst pa talaga, minsan may mga salbahing taxi din. So, kailangan din talaga maging, ibig sabihin yung words na ma-abtake, yung maging alert ka lagi. Ganyan ang buhay namin dito. Akala nyo, paupo-upo lang kami. Masaya kami sa picture, syempre. Sino ba naman magpapakita sa inyo ng pag nag-picture kami, napakalungkot namin ang mukha na ganyan. Syempre, ayaw din namin mag-alala yung mga pamilya namin. Kaya, always smile. Yun kami. O, diba? Yan ang buhay abroad. Alam ko maraming relate na relate dito sa iniistorya ko sa inyo, mga kaistoryahan. Ang trabaho ay hindi nakapokus sa isang gawain lamang, kundi iikot yan sa maraming bagay kung saan kanila gustong utusan. Kulang na nga lang, magtubero kami dito eh. O kulang na lang, gumawa kami ng ano yung bahay nila sa tukoy. Parang mga ganun ba? Hanggat kaya, hanggat kumbaga, kahit minsan parang imposible nang gawin sa ng isang babae, uutusan ka talaga niya. Kumbaga, parang kang pupukpukin ng martilyo para lang gawin mo. Yan ang ugali nila. Minsan yung kahit nakasimple-simpleng bagay lang, hindi nila kayang gawin yun. Iaasa pa rin talaga sa'yo. Kaya pagod ng katawan. Isip. Ayan, una sa lahat, sakripisyo talaga. So, yun lamang mga kaistoryahan. Ito ang istorya natin sa araw na ito, sa mga oras na ito. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, palambing naman po. Pa-subscribe, like, and share. Yun lamang mga kababayan. Stay safe and God bless everyone.